Kamusta, Chosen Family? Nandito ka sa video na ito, siguro dahil napanood mo na ang part 1 at part 2 ng mga kwento na ito tungkol sa mga ginawang himala ni Hesus sa mundo. Itong video na ito ay ang huling kwento tungkol sa mga ginawang himala ni Hesus. At kung hindi mo pa napapanood ang part 1 at part 2 ng video na ito, huwag kang mag-alala dahil makikita mo ito sa dulo pagkatapos mo mapanood ang video na ito. Upang maintindihan mo at malaman mo ang pagkakasunod-sunod ng mga himalang ginawa ni Hesus sa mundo. Kaya't samahan niyo ako at talakayan natin ang mga huling himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa paglalakad ni Hesus ay nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag mula sa kanyang kapanganakan. Itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino ang nagkasala na ang lalaking ito ay ipinanganak na bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Hesus, "Hindi ang lalaking ito o ang kanyang mga magulang ang nagkasala. Ito ay nangyari upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. Kinakailangan gawin ko ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makaagawa. Habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi niya nito ay lumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik mula sa lura, kanyang ipinahid sa mga mata ng bulag ang putik. Sinabi ni Hesus sa kanya, "Pumunta ka sa malaking dakong paliguan ng silo at maghugas ka." Ang ibig sabihin ng salitang silo ay sinugo. Siya nga ay pumunta at naghugas at bumalik na nakakakita na. Nakita ng mga kapitbahay at ng ibang mga tao ang lalaki na dating bulag. Kaya nga sinabi nila, "Hindi ba ito yung nakaupo at namamalimos?" Sinabi ng iba, "Siya nga iyon." Ang sabi naman ng iba, "Siya ay kamukha niya." Sinabi niya, "Ako nga iyon." Sinabi nga nila sa kanya, "Papaano namulat ang iyong mga mata?" Sumagot siya at sinabi, "Ang lalaking tinatawag na Hesus ay gumawa ng luwad at ipinahid iyon sa aking mga mata. Sinabi niya sa akin, pumunta ka sa dakong paliguan ng Silo at maghugas. Ako ay pumunta at naghugas at nakakita na." Nangyari, kinabukasan ang pagbaba nila sa bundok na sinalubong siya ng napakaraming tao. Narito, isang lalaking mula sa karamihan ang sumisigaw. Sinabi niya, "Guro, isinasamo ko sa iyo, bigyan mo ng pansin ang aking anak dahil siya ay kaisa-isa kong anak." Narito, sinusunggaban siya ng espiritu at siya ay biglang sumisigaw. Pinangingisay niya ito at halos ayaw siyang iwanan. "Nagsumamo ako sa iyong mga alagad na palayasin nila siya, ngunit hindi nila magawa." Sumagot si Hesus at sinabi, "O lahing walang pananampalataya at lahing nagpakalihis, hanggang kailan ako sasama sa inyo at magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang iyong anak." Nang siya ay papalapit pa lamang kay Hesus, siya ay binalibag ng demonyo at pinangisay. Sinaway ni Hesus ang karumaldumal na espiritu at tinagaling ang bata. Ibinalik siya ni Hesus sa kanyang ama, ang lahat ay namangha sa kadakilaan ng Diyos. Nang sila ay dumating sa Capernaum, ang mga maniningil ng buwis ng templo ay lumapit kay Pedro. Sinabi nila, "Hindi ba nagbabayad ng buwis ang iyong guro?" Sinabi niya, "Oo." Nang makapasok na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Hesus na sinasabi, "Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino naniningil ang bayarin at buwis pangdayuan ng mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan?" Sinabi ni Pedro sa kanya, "Sa mga dayuhan." Sinabi ni Hesus sa kanya, "Kung gayon, di saklaw ang mga anak. Gayon man, upang hindi nila tayo katisuran, pumaroon ka sa lawa at ihulog mo ang kawil. Kunin mo ang unang isda na iyong mahuhuli. Kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, ay makakakita ka ng isang salaping pilak. Kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila." Pagkatapos, dinala nila sa kanya ang isang inaalya ng demonyo. Ito ay bulag at pipi. Pinagaling niya ito at siya ay nakapagsalita at nakakita. Nang ginalas ang lahat ng mga tao na sinasabi, "Hindi ba ito ang anak ni David?" Ngunit nang marinig ito ng mga Fariseo, sinabi nila, "Ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na pinuno ng mga demonyo." Ngunit alam ni Hesus ang kanilang mga kaisipan. Sinabi niya sa kanila, "Ang bawat paghaharing
nagkakabahagi sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabahagi sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Kung si Satanas ay nagpapalayas kay Satanas, nahati siya laban sa kanyang sarili. Kung gayon, papaano pa makakatayo ang kanyang paghahari? Kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan ninyo nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga anak. Kaya nga, sila ang magiging tagahato ninyo. Ngunit yamang ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, dumating na nga sa inyo ang paghahari ng Diyos. Si Hesus ay nagtuturo sa isa sa mga sinagoga sa araw ng Sabat. Narito, may isang babae roon na 18 taon nang mayroong espiritu ng karamdaman. Siya ay nakayuko na at hindi na niya maiunat ng gusto ang kanyang sarili. Pagkakita ni Hesus sa kanya, tinawag siya nito. Sinabi niya sa kanya, "Babae, pinalaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at siya ay kaagad na umunat. Niluwalhati niya ang Diyos. Ang pinuno sa sinagoga ay lubhang nagalit sapagkat si Hesus ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na ang mga tao ay dapat gumawa. Sa mga araw ngang ito, kayo pumarito at magpagamot at hindi sa araw ng Sabat. Sumagot nga ang Panginoon sa kanya. Sinabi niya, mapag-imbabaw. Hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo ang inyong toro o asno mula sa kulungan sa araw ng Sabat? At pagkatapos nito ay pinapainom? Ang babaeng ito ay ginapos ni Satanas ng 18 taon. Narito, bilang anak na babae ni Abraham, hindi ba dapat siyang palayain mula sa pagkagapos na ito sa araw ng Sabat? Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, ang lahat ng kumakalaban sa kanya ay napahiya. Nagalak ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga maluwalhating bagay na ginawa niya. At nangyari na si Hesus ay pumunta sa bahay ng isa sa mga pinuno ng Fariseo upang kumain ng tinapay. Noon ay araw ng Sabat. Sa pagpunta niya roon, kanila siyang pinagmamatsyagan. Narito, sa harap niya ay mayroong isang lalaking dumaranas ng pamamaga. Sumagot si Hesus. Sinabi niya sa mga dalubhasa sa kautusan at mga Fariseo, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng Sabat? Ngunit sila ay tahimik. At sa paghawak niya sa lalaki, pinagaling niya siya at pinaalis. Sumagot siya sa kanila. Sinabi niya, ang inyong asno o toro ay nahulog sa isang hukay sa araw ng Sabat. Sino sa inyo ang hindi agad mag-aahon sa mga ito sa araw ng Sabat? Hindi sila nakatagon sa kanya patungkol sa mga bagay na ito. Umahon si Hesus patungong Jerusalem. Nangyari na siya ay dumaan sa gitna ng Samaria at Galilea. Sa kanyang pagpasok sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may ketong. Ang mga ito ay nakatayo sa malayo. Nilakasan nila ang kanilang tinig at kanilang sinabi, "Guro, kahabagan mo kami." Nakita sila ni Hesus. Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote." At nangyari, sa paghayo nila, sila ay nalinis. Na makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling, bumalik siya. Sa malakas na tinig, niluwalhati niya ang Diyos. Nagpatira pa siya na nagpapasalamat kay Hesus. Ang lalaking ito ay isang taga-Samaria. Sinabi ni Hesus, "Hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang 9? Ang dayuhan lang bang ito ang bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos?" Sinabi niya sa kanya, "Bumangon ka at umayo. Pinigaling ka ng iyong pananampalataya." Mayroong isang lalaking may sakit na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay taga Betania, nanayon ni na Maria at ng kanyang kapatid na si Marta. Si Maria ang siya nagpahay ng pabangong langis sa Panginoon. Pinunasan niya ng kanyang buhok ang mga paa ng Panginoon. Siya ay kapatid ni Lazaro na may sakit. Nang marinig nga ni Jesus na may sakit si Lazaro, ay nanatili siya ng 2 araw sa pook ng kanyang kinaroroonan. Pagkatapos nito, ay sinabi niya sa kanila, "Ang ating kaibigang si Lazaro ay natutulog,
Pupunta ako upang gisingin ko siya. Sinabi nga ng kanyang mga alagad, Panginoon, kung siya ay natutulog, gagaling siya. Ang sinabi ni Hesus ay ang patungkol sa kanyang kamatayan. Ngunit sa palagay nila, ang sinabi ni Hesus ay patungkol sa paghimlay sa pagtulog. Kaya nga, tuwirang sinabi ni Hesus sa kanila, si Lazaro ay patay na. Ako ay nagagalak alang-alang sa inyo na ako ay wala roon. Ito ay upang kayo ay sumampalataya. Gayunman, puntahan natin siya. Si Thomas na tinatawag na kambal ay nagsabi nga sa kanyang mga kapwa alagad, pumunta rin tayo upang mamatay tayong kasama niya. Sinabi nga ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung naririto ka, sana ay hindi namatay ang aking kapatid. Alam ko na kahit ngayon, anuman ang inhin mo sa Diyos, ito ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang iyong kapatid ay muling babangon. Sinabi ni Martha sa kanya, alam ko na siya ay muling babangon sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay, magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, opo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na darating sa sanlibutan. Pumunta nga si Jesus sa libingan. Ang libingan ay isang yungib na natatakpan ng bato. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Martha na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa oras na ito ay mabaho na siya, sapagkat 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Inalis nga nila ang bato sa dakong pinaglalagyan nila ng patay. Tumingala nga si Jesus at nagsabi, Ama, pinapasalamatan kita na ako ay dininig mo. Alam ko na ako ay lagi mong dinirinig. Sinabi ko ito alang-alang sa mga taong nakatayo sa paligid. Ito ay upang sila ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Nang masabi na niya ito, sumigaw siya ng may malakas na tinig. Lazaro, lumabas ka! Lumabas ang patay. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay natatalian ng telang panlibing. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at pabayaan siyang yumaon. Papalapit na siya sa Jericho. Nangyari na may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdadaan, tinanong niya kung ano ito. Sinabi nila sa kanya, si Jesus na taga Nazareth ay dumadaan. Ang bulag ay sumigaw. Sinabi niya, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako. Sinuway siya ng mga nauuna at pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang sumigaw, anak ni David, kahabagan mo ako. Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin siya sa kanya. Sa paglapit ng bulag, tinanong siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Sinabi niya, Panginoon, ibig ko makakita. Sinabi ni Jesus sa kanya, makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaagad-agad, nakakita siya at sumunod sa kanya na nagluluwalhati sa Diyos. Ang lahat ng mga taong nakakita ay nagpuri sa Diyos. Kinaumagahan, nang siya ay pabalik na sa lungsod, nagutom siya. Pagkakita niya sa isang puno ng igos sa tabing daan, nilapitan niya ito. Ngunit wala siyang nakita rito, kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya rito, kailanman ay hindi ka na mamumunga. Kaagad na natuyo ang puno ng igos. Na makita ito ng mga alagad na mangha sila na sinabi, bakit natuyo kaagad ang puno ng igos? Sumagot si Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalataya at hindi mag-aalinlangan, hindi lamang ang nangyari sa puno ng igos ang magagawa ninyo. Ngunit magagawa rin ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at bumulusok ka sa dagat. At mangyayari ito, makakamit ninyo ang lahat ng inyong hingin sa panalangin
kung kayo ay may pananampalataya. Umalis si Hesus at ayon sa kanyang kinaugalian ay pumunta siya sa bundok ng mga olibo. Sumunod sa kanya ang mga alagad niya. Pagdating niya sa dakong iyon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo na huwag kayong mapasok sa tukso." Humiwalay siya sa kanila na ang layo ay maaabot ng pukulang bato at siya ay lumuhod at nanalangin. Nang kanyang sinabi, "Ama, kung nanaisin mo, alisin mo ang sarong ito sa akin. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagpakita kay Jesus ang isang anghel mula sa langit. Pinalalakas siya nito sa matinding niyang pakipagbaka. Lalo siyang nanalangin ng mataimtim. Ang pawis niya ay naging tulad ng patak ng dugo na pumapatak sa lupa. Pagkatapos niyang manalangin, tumindig siya. Sa pagpunta niya sa kanyang mga alagad, nasumpungan niya silang natutulog dahil sa kalumbayan. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang huwag kayong mapasok sa tukso." Habang nagsasalita pa siya, narito, dumating ang maraming tao. Siya na tinatawag na Judas, isa sa 12 alagad, ay nauuna sa kanila. Lumapit siya kay Jesus upang halikan siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao?" Nakita ng mga nasa palibot niya kung ano ang mangyayari. Dahil dito, sinabi nila, "Panginoon, mananaga ba kami?" Tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natanggal ang kanang tenga nito. Sumagot si Jesus, "Tigil! Tama na ang mga ito." Hinipon ni Jesus sa tenga ang alipin at pinagaling niya ito. Nang magbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat. Gayunman, hindi nakilala ng mga alagad na iyon ay si Jesus. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, "Mga anak, may pagkain ba kayo?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." At sinabi niya sa kanila, "Hihagis ninyo ang lambat sa dakong kanan ng bangka at makakasumpong kayo." Inihagis nga nila at hindi na nila kayang hilain ang kanilang lambat dahil sa dami ng isda. Kaya ang alagad na iyon na inibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, isinuot niya ang kanyang pangitaas na damit dahil siya ay nakaubad at tumulon siya sa lawak. Ang ibang mga alagad ay dumating na sakay ng maliit na bangka. Hinihila nila ang lambat na may mga isda sapagkat hindi gaanong malahay sa pangpang kundi may 200 siko lamang ang layo mula sa lupa. Pagkalungsad nila sa lupa, nakakita sila ng mga nagbabagang uling. May mga isdang nakapatong doon, may mga tinapay rin. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Dalhin niyo rito ang mga isda na ngayon lang ninyo nahuli." Umahon si Simon Pedro. Hinila niya ang lambat sa dalampasigan. Ang lambat ay puno ng mga malalaking isda. 153 ang kanilang bilang. Kahit ganoon karami ang isda, hindi napunit ang lambat. Salamat Chosen Family at sinubaybayan mo ang part 1 hanggang part 3 ng lahat ng mga himalang ginawa ni Jesus sa mundo. At dito na nga tayo magtatapos sa kwento na ito tungkol sa mga ginawang kadakilaan at himala ni Jesus sa mga tao at sa mundo. At kung gusto mo pa matuto at makalam ng mga kwento tungkol sa naging buhay ni Jesus nung nabubuhay pa siya sa mundo, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na video. Maraming salamat, Chosen Family, and God bless.